Magandang araw. Ako po si Binibining Aisa Regaro Ahmad. Sa araw po ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa nobela. Pero bago tayo dumako roon, ay bigyang kaulugan muna natin kung ano ang nobela. Ang nobela ay tinuturing na makulay, mayaman at makabuluhang anyo ng panitikang tuluyan. Binubuo ito ng mga kawing-kawing na pangyayari sa buhay ng mga tao. Nabukod sa nagbibigay aliw ay nagpapakilos at pumupuko sa damdamin at kamalayan ng mga mambabasa. Tinatawag namang nobelista ang manunulat ng nobela. Ilan sa mga nobelistang Pilipino ay sina Walhati Bautista na sumulat ng dekada 70, Bata-bata paano kang ginawa at Gapo. Herman Hervasio na sumulat ng nobelang Hari Manawari. At higit sa lahat, si Dr. Josepe Rizal na sumulat ng obrang maestrang nobelang No Limitang Here at El Peligrosterismo. Ilan lamang sila sa mga kilalang nobelistang Pilipino. Kung ang maikling kwento ay binubuo ng isang banghay, ang nobela naman ay binubuo ng maraming banghay na tinatawag na kabanata o chapter. Banghay, plot, ay ang sistematikong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nakapokus sa bida protagonista. Ang kabuuan nito ay nagpapatibay sa mensahe ng kwento. Banghay na linya ang kadalasang ginagamit ng mga manunulat. Ito ay binubuo ng simula, gitna, at wakas. Makikita sa diagram na sa exposition, pinapakilala ang protagonista. Maari siya lamang o kaya may iba pang tauhan at tagpuan. Sa pataas ng antas ng action, rising action, ang protagonista ay dadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Magigipit at magigipit siya at haharap sa isang matinding krisis. Ang kasuktulan, climax, ay makapigil hiningang yugtong para sa mambabasa. Ano nga ba ang pasya at action ng protagonista bilang sagot sa natipon o pinakamatindi ng krisis? Sa mababang antas ng action, falling action, dito malalaman ng mambabasa kung ano ang kasunod na nangyari sa protagonista. Matapos tugunan, kaharapin ang pinakamatinding krisis. Sa resolution, ay malinaw na kinahinatnan ng protagonista, nanalo o natalo, nabigo o nagtagumpay. Kung ano ang kinahinatnan ng protagonista, ay siya na rin panghuling dramatikong bigay diin ng author sa kanyang tema. Bukod sa mga bawat kabanata o chapter, sa nobela, mahalaga rin magtukoy ang iba't ibang tunggalian na nagaganap. Narito ang mga tunggalian. Una, tao versus tao, physical. Kalaban ng protagonista ang antagonista. Maaring may mga iba pang individual dagdag sa antagonista. Ikalawa, tao versus kapalaran, circumstansya, klasikal. Kalaban ng protagonista ang kanyang kapalaran. Pangatlo, tao versus lipunan, panlipunan. Kalaban ng protagonista ang mga ideya, praktika, o kaugalian ng ibang mga tao. O kaya ay isang lipunang immoral, mapagsamantala, mapangyurap sa karapatan ng mga tao. Pang-apat, tao versus sarili, psikolohikal. Kalaban ng protagonista ang sarili, ang kanyang budhi o konsensya, ligalig, sanhi ng limitasyong pisikal at iba pa. Panglima, tao versus mga kakaiba. Pantastiko. Kalaban ng protagonista ang kakaibang nilalang, tulad ng mga tagaibang planeta, multo, manananggal, tiyanak, at iba pa. Pang-anim, tao versus pananampalataya, espiritual. Maaring may matitinding kabiguan, trahedya, dinadanas ang protagonista at masusukat ang kanyang pananampalataya. Sa pagbasa, o di kaya sa pagsulat ng nobela, higit ay sinalang-alang ang elemento gaya ng tagpuan, tauhan, banghay,
Pananaw. Tema: Damdamin, Pamamaraan, Pananalita, at Simbolismo. Tagpuan. Tumutukoy ito sa lugar at panahon kung saan at kailan nangyari ang nobela. Maaaring kasama na din dito ang mga kondisyon at kapaligiran at lipunan. Tauhan. Tumutukoy ang tauhan sa isang tao na lumabas, umakto, nagsalita, nagsalaysay, o tinutukoy sa isang akdang panitikan. Ito ang pinakamahalagang elemento ng nobela. Dahil sa pamamagitan nila, isinasalaysay ng may akda ang nobela. Banghay. Tumutukoy ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Binubuo ito ng simula, gitna at wakas. Maaaring hatiin ito sa limang mahalagang bahagi. Introduction o exposition. Papataas na action. Kasukdulan. Kakalasan o mapababang action. At kawakasan o conclusion. Pananaw. Ito ang anggulo kung saan isinasalaysay ang nobela. Unang persona. Ang pananaw kung saan ang nobela ay sinasalaysay sa isang mga tauhan na ginagamit ang mga panghalip na ako, ko, at kami. Ikatlong persona. Ang pananaw kapag isinasalaysay ng narrator ang action gamit ang mga panghalip sa ikatlong persona. Lusinting mata. Ang pananaw kapag isinasalaysay ang nobela sa pamamagitan ng mata ng isang bata. Stream of consciousness. Ang pananaw kapag isinasalaysay ang nobela sa paraang nasa loob ng ulo ng isang mga tauhan ang mga mambabasa. Kaya nalalaman nila ang lahat ng kanilang iniisip at reaksyon. Omniscient. Ang pananaw kapag gumagawa ang may akda sa iba't ibang tauhan at pangyayari. Nasasabi niya ang lahat ng kanyang iniisip, pakiramdam at motibasyon. At nakapagbibigay siya ng kahit anong impormasyon kung saan at kailan niya gusto. Tema. Ito ang kaisipang nagkukontrol sa nobela. Ito rin ang pangunahing kaisipang gustong ipahayag ng may akda. Pamamaraan. Ito ang paraan at estilo ng manunulat sa pagbuo niya ng kanyang nobela. Pananalita. Ito ang dialogong ginagamit ng manunulat sa kanyang akda. At simbolismo. Ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Ngayon ay narito naman ang mga halimbawa ng mga kilalang nobela na naglalahad ng ating pagka-Pilipino at kung ano ang ating bansang Pilipinas. Banaag at sikat ni Lopi K. Santos. Sa mga kuko ng liwanag ni Eduardo M. Reyes. No Limitang Here at El Filibusterismo ni Dr. Jose Perizal. Hari Manawari ni Herman Herbacio. Dekada 70, Bata-bata paano ka ginawa? At Gapo ni Luwalhati Bautista. Iyon ang mga pangunahing kaalaman hinggil sa nobela. Naway marami kayong natutunan sa mga binahagi kong impormasyon. Tandaan na hindi hadlang ang pandemya sa pagtuklas ng kaalaman. Muli, magandang araw. Assalamualaikum. Ingat!